first time, I lay my eyes on her. I know I want to be her boyfriend. And to cut the story short, I courted her and won her heart. Ang arte na to. Lagi kami magkasama after ng works namin. Wait. We spend our days together as well at dumating nga sa punto na napakilala ko na siya sa pamilya ko. At ganun naman din siya sa akin. Until one day, eto na. Until one day, I cheated on her. I cheated on her twice. Nag-cheat ako after first anniversary namin. I was drunk and I don't really take all the responsibilities to what happened. Charot. Bakit ba? Pagka nag-cheat, drunk agad, hindi ba pwedeng ginusto mo din, nagpatukso ka din talaga. Gigigil ako sa mga nanluloko na yun. Pagka ganun kasi, nakainom ka. Hindi pwede. Ang alak nilalagay sa tiyan, hindi sa isip, sa utak, partner. Sabi niya dito, nahalikan lang naman ako, but then I considered it as cheating din naman. Sorry na, Jeffrey. 1 minute, ano ba? Nahalikan ako at ginamitan namin ito ng mga kakaibang estilo. Tulad na. Basta, alam niyo na yon. Gusto niyo pa lahat sinasabi eh. Tiyari. Hindi ko iniisip ang mga pwedeng mangyari pagkalasing ako. Pero nung pangalawa na, ayun na naman, just ko, not once, but twice. I really got attracted to my workmate. Sabi niya dito, to my surprise, she knew na nalaman niya parehas ang mga pangyayari yon. Hindi siya martyr na babae, giant joke. Makikipag-break na siya sa akin, pero nagmakaawa akong magbabago na ako. Pero may isang bagay na ikinagulat ko talaga. Ganon. Ikinagulat. Kung magiging kami pa daw, ay sana open relationship na lang kami. At least, alam niya ang mga nangyayari at hindi siya lugi sa relasyon naming dalawa. So, nagulat ako at first. Pero, di nagtagal. I liked what we have. I get freedom to flirt and try other girls and she's going to be fine, sabi niya. Pero hindi ko kinaya ay yung nararamdaman kong nai-inlove na siya sa isang guy na involved. Parang sobrang cold niya sa akin, pero kapag ka nagkikita kami or makikapagkita siya, ay ganado siya. Ano kayang pwede kong gawin sa sitwasyon na to, Jai and Joho? Maraming salamat. Naguguluhan? Jeffrey. Wow, di naman pa tayo naguguluhan. Totoo. Alam mo, hindi ko first time na maka-encounter ng ganyang klase ng story. Parang nowadays, sa generation ngayon, open relationship is very much parang uso. Parang ano siya, kumbaga sa social media, trending siya. Pero parang ako, I myself, personal opinion ko, I don't want to consider or I don't want na maging, alam mo yon, makasanayan ng mga magkakapareha, mga magjowa ang open relationship. Oo. Alam mo ba kung ano ang open relationship? Open relationship, so pwede kang mag-flirt sa iba. Oo, tapos pwede may mangyari sa inyo. Oo. Kasi diba kapag ka umibig ka, kapag nagmahal ka, ibig sabihin yan, gusto mo na yung taong mamahalin mo at pagtutuunan mo ng pansin at pagbibigyan mo ng time and effort ay siyang makakasama mo na ng pangmatagalan o kaya naman panghabang buhay. Tama. Kasi wala namang papasok sa isang relasyon na iisipin niya na siguro 2 weeks lang to, 3 weeks lang to. Diba? Wala namang ganon. Parang lahat naman tayo takot na magbigay ng buong pusong pagmamahal natin kasi ayaw nating masaktan. Pero through this open relationship, hindi pagmamahal na maituturing yan. Siyempre, ibig sabihin, lost. Wait lang. Last yun. No, hindi ko nga siya bet. Hindi ko siya bet. Kasi parang, pag nagmahal ako, ako tuwa as a person. Pag nagmahal ako, mahal ko talaga. Oo. Nakapagigang putik. Totoo, ganun talaga. Pag nagmahal ako, mahal ko talaga. Lahat ng meron ako, hanggat kaya ko, ibibigay ko sa kanya.
Oo, ganun talaga, partner. Kasi 'di ba, ganun 'yon, kung ano yung mga bagay na meron sa iyo, kaya mo nang ipagkatiwala din doon sa tao na kaya kang tanggapin, 'di ba? Vice versa, ganun din. Oo. Pero yung sa open relationship, kung yung ibang tao nag-e-enjoy sila na meron kang partner na inuwian mo, magkatabi kayo, natutulong, magkasama kayo sa bahay, pero you're flirting with other guys and you're flirting with other girls, parang for me, that's not pag-ibig. That's not pagmamahal. Hindi, it's only lost. Kumbaga parang, ano, talaga? Hindi ko din alam. Eh, di ba, in the very first place, ang pagtatalik at ang sex ay isang sacred na gawain. Di ba, yun naman talaga. Di ba, totoo? Tama. Sa umpisa, yun naman talaga eh. Parang ano, dahil nakita niyong uso, nakita niyong enjoy, nakita niyong ang saya, magtikiman ang magtikiman, edi go na. Di ba, hindi pwedeng ganon. Alam mo, totoo yan. Di ba? Kasi parang ang dami nagsasabi na, ay, alam mo, okay to kasi ang saya. Ano, ginawang laro? Ginawang laro. Ang isa sa bat, pwede mong paglaruan ang lahat, partner. Huwag lang paglaruan ang damdamin at ang puso ng taong umiibig at nagmamahal. Oh. Wow! Thank you! Galing ko! Galing! Una, kasalanan mo to, Jeffrey, kasi nagloko ka nga. So, hindi lang una. Hindi, kita mo naman, no. Diba? Oh, huwag mong kampihan. Porque lalaki, parpres kayo. Kasi, Jeffrey, humingi siya ng ano, nakiusap siya na pwede huwag lang hiwalay. At pumayag naman siya dun sa gusto ng girl, ng girlfriend. Kasi nga, unfair yan. Unfair kasi yan. O, tingnan mo. Unfair yan sa both parties. Sa nagmamahal ng tunay sa dalawa. So, unfair yan. Oh. Actually, hindi rin eh. Sa both parties. Ito yung iba kasi. In the very first place, kapag pinasok nyo ang bagay na yan, o, tingnan mo, diba? Kung nung una, ang nag-enjoy si Jeffrey, dahil nag-cheat siya, nakiusap siya, pumayag si girl. Ngayon, nung nai-inlove na yung jowa niya sa isang lalaki, dahil open relationship sila, nagsiselos ka, you're being very, very selfish. Kasi nung time na ikaw yung nag-e-enjoy at nananakit, hindi mo naman kinonsider at inisip yung nararamdaman ng kapartner mo eh. Diba? Tapos ngayon, nung nakikita mo nagiging happy siya, nawawala na yung pagmamahal niya sa'yo, hahabol-habol ka ngayon. Kasyungan yan, ang gamul-gamula na lang yung pag-ibig. Hindi pwedeng ganon. Ganon, karamihan yung iba. Pagka nakita nila yung mahal nila, Helling. Parang natitake for granted. And then pagka yung ano, yung girl kasi parang, alabawa, sa gayto, yung situation, alabawa ako, pagka ganito yung nangyari nga naman doon sa girlfriend ko na hindi binabaliwala ako lang, tapos yung pala, mahal ko pa naman pala yun, tapos meron ng iba na ma-fall na sa iba, sobrang masakit yun. So parang karma to ni, ano, ni Jeffrey. Jeffrey, alam mo na ha? Alam mo na gagawin? Sabi dito ng friend ko from ano Lopez Group, sabi ni Yesha Bells, sacred ang pagtatalik, iba ka din, Bebe Jai. No to open relationship, it's not a relationship at all. Totoo naman eh. Diba? Ano? Porque uso, porque nakikita niyong pwede, nag-e-enjoy kayo, go lang. Siguro gano'n, nakikita na pwede. Paano pag ano, pag mag-asawa na kayo, diba? Ay, hindi pwede siyempre pagdating sa... Hindi, pangit yun. Pagdating ng panahon, pagkikwentahan nyo, alam mo, nung bata kami ng nanay mo, trinay namin to, ang saya pala. So, palagi mo nakaka-proud din. Kasi syempre, nasaan ang loyalty, nasaan ang pagiging faithful, nasaan ang totoong pagmamahal doon sa tao. Di ba sinasabi mo doon kapag kinasal kayo, yung nagsusumpaan kayo na kayo lang para sa isa't isa. So ano yun? Para walang dayaan habang di pa tayo kasal, enjoy muna tayo. Tapos parang alam naman natin, tayo pa rin sa dulo-dulo eh. Diba? Minsan, kahit sabihin mong napakarami ng mga bagay sa mundo ang nagbabago dahil sa generation, may mga bagay na hindi mo pwedeng baguhin, partner. At yun ang? Kagaya ng mga gantong bagay-bagay, di ba? Pwede mong baguhin, alimbawa, siguro, yung kung paano ka manamit, paano ka magsalita to improve and for you to be a better person. Mm-hmm. Pero when it comes to playing of emotion, when it comes to playing of kung ano yung mga nararamdaman and everything, at kung ano ang tama sa mali, hindi yan pwedeng baguhin. Ay, syempre naman. At syempre, alam mo naman yan, di ba? Kaya nga, sobrang haba nagsasalita ako, lumulubog ako dahil nagawa ko lahat. Charay! Charas lang! Alam mo, magandang kanta? Tanoy mo nga ito sila doon. Ikaw, alika dito, si Koy. Koy, alika, Koy. Kiss me. Doon ka, Koy. Ayan. Ikaw, Koy, dun sa mga narinig mo, mabilis na chika. Si Kokoy po ay mula sa MOR Davao. Batiin mo sila na nga, paano ka bumate sa Davao program nyo. Go!
Magandang magandang buhay, maayong gabuntag o maayong gabi. Pagbuntag, magandito no? Maayong gabi sa mga pamilya o sa mga Amerikano all over the world. Ayan. Ito po si DJ Kokoy Martin ng MOR 101.1 Davao. Thank you so much at mag-2 weeks ako dito. Napakasaklap ng buhay. Para sa kumo, sa pera ko ba yun? Nakakamiss ang mag-onboard eh. Oo, kaya dalaw siya ng dalaw kasi namimiss niya. Oo. Nakakamiss nga naman talaga. Totoo. Based dun sa mga narinig mo, ikaw ba, are you okay sa mga open relationship or not? Ako, agree ako sa iyo, Jaiho. Ako, napakaganda. Kayong mga, sorry, Ato Kat, kayong mga taga-Davao talaga, no? Talaga, na-ano niyo yung puso ko. Nabibihag niyo yung puso ko, no? Kasama niya si Kimbo sa, ano, sa MR Davao dati. Tuloy. Ayun, agree ako doon, kasi... Ano ba yung sinabi niya? Ang sinabi niya, sacred yung, ano... Pagtatali, diba? Dapat yun ay para lang sa mga mag-asawa. Oh, dahil nga ngayon ay... Dapat. Dahil ngayon, madali nang gawin, mag-park ka lang, maglasing-lasingan lang kayo doon, eh, di ba kayo mo bumpanes, ganon. Yun na yun. Misan nga, di pa sa bar eh. Ayain mo lang, saan ka? Kain tayo ito na ito. Tapos ending yan, iba yung kinain nyo. Di ba? Hindi pa man December, pumuto bumbong ka na, di ba? Tapos kinain mo din yung bibingka, oh, di ba? Ganun pang December yan. December. Para malamig ang simoy ng Pasko. Oh, go, Koy. Oh, yun lang. Actually, wala akong ibang masabi. Sinasabi ko na. Nasabi mo na lahat. Ayaw ko rin sa open relationship kasi ngayon, hindi pwedeng maging tama ang mali. Yes. So, kasi nga, napaglalaroan ang puso ng tao. Napakasakit naman kung ikaw ang nasa sitwasyon na ginaganyan ka ng taong mahal mo. Siyempre, parang wasak na wasak ka, di ba? Ang puso pero ni Nasima. Koy, ganito. Yung dun kay Jeffrey, ano ba yung pwede mong ma-advise sa kanya? Kasi, sa ngayon kasi, para bumabalik sa kanya yung ginawa niya. Oo. Karma is digital. Okay. And karma is real. Diba, parang pag sinabi natin na ano, dun sa part na yan, speaking of that partner, Koy, sa parte na yan, parang kung ayaw mo na ang basura mo ay bumalik sa'yo, huwag mong gagawin, di ba? Oo. Mm-hmm. May kasabihan tayo sa English na, Jai? If you... Do not do unto others what you want others to do unto you. Yan. Yung rule ni Confucius. Kami ka lang kapag. Huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa'yo. Kaya naman, masabi namin sa'yo, Jeffrey, nako. Nako, itigil mo na yan. At saka wala ka na ding maaasahan sa taong ginawan mo ng... Oo, since na in love na din to dun sa na-involve yung parang, di ba, nag-open relationship sa... So parang... To cut the long story short... Dapat bumitaw pa na. Yan, tama. Ikaw ang nagsimula niyan ngayon na nangyayari na yan. Di ba? Ikaw ang may kasalanan, di ba? Kung bakit nangyari yan. Ngayon, pagsisihan mo yung kamaliang nagawa mo. Ka dito. I think that's lesson learned for you, di ba? Na parang, sandali, nung una nag-enjoy ako, ngayon ganito yung nangyayari, hindi ko pala kaya. Di ba? Eh kung nung una mo pa naisip yan na, ay sana pala. Kung ano yung nasa harapan ko, inalagaan at pinahalagahan ko na. Yan ang hirap sa ating lahat eh. Nasa harap mo na yung tamang tao para sa'yo, pero dahil malandi ka, maharot ka, gusto mo kumeme, hanap ka pa ng iba ngayon. Diba? O totoo naman talaga. Tapos ngayon, nung wala na yung taong nasa harapan mo nag-aalaga at may nag-aaruga sa'yo, o di nagsisisi ka ngayon. Kasi nga, uulitin ko, maharot ka, malandi ka, gahol ka, gano'n makate, gano'n. Ano na, Jeffrey? Magpapadala ka pa ba ng sumunod dito? Sana din nalang magpadala. Ganto lang pala mag-upo. Hindi din eh. Bagay kay Jeff lang, kanta ni Casey Tandingan pa. Na? Puro laro. Puro laro? Puro laro diba? Na. Nakakabaliw. Paano? Yung hagod? Kung ayaw mo na, pwede pipilit pa. Tawag na tanghalan! Sorry! Pipilit
Ganun ba talaga yung pagkakanta ni Kim? Ganun. Pakasarapan si Casey. Tama, pakinggan nyo. Pakinggan natin. Oh, ay, maraming salamat. Promote mo ko yung mga social media accounts mo. Opo, mga kapamilya, maraming salamat po. DJ KOKOYMARTIN, ang aking Facebook page, ang aking Twitter, Instagram, pati na ang aking Kokoy Kulukoy vlog on YouTube po, kapamilya. It's DJ Kokoy Martin. At nasa Kumu Up din po ako at napapanood nyo po ako sa Kumu Up sa ating first ever interactive game show ng bayan, ang Pera o Bayong. Alas 8 po ng gabi, so kung saan mamibigay po kami ng 15,000 pesos. Gabi-gabi po yan. At may araw din po na namamahagi po kami ng 100,000 pesos. Friday. Ah, talaga pa? Every Friday. Ayan. Sabi dito ni Yesha Bells, wow, I have a strong feeling. Gwapo si DJ Coco. Oo, kamukha niya si ano? Kokoy Martin. Oh, diba? Kaya nga yung pinangalan sa kanya. Dahil kamukha niya si Coco Martin. Wow, thank you po. In fairness, no, parang ang gaan-gaan ang loob ko sa mga taga-Davao. Parang na-attract pala. Parang si dati siguro doon ka din pinanganak, no? Dati siguro akong durian. Okay na. Okay na. Tugtog ka. Ano yung gilak sa'yo? Tugtog ka. Puro laro. Gilak sa LOR. 101.9. My only radio for life. Mm-hmm. Bago yan.